Kamusta ako po si Jay at maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay ang 36 na kabanata ng Dark Continent Arc. Pero bago yon, huwag niyo po sanang kalimutang i-hit ang subscribe button sa baba pati na rin ang notification bell. Kung hindi pa rin kinakapag-subscribe sa ating ikalawang channel ukol sa One Piece, i-hit niyo lamang ang mga links sa baba para sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa JATV Anime. Nag-umaga na ulit sa Black Whale. Ginising ni Biscuit si Hanzo, naging dahilan para bumalik ang doppelganger ng Hunter sa sarili niyang katawan. Ibinalita ni Hanzo kay Biscuit ng matagumpay niyang pagpaslang kay Tafdi, ang gwardyang pumatay kay Momose. Bukod dito, sinabi rin ng ninja na kaya hindi siya agad nakabalik sa kanyang sariling katawan ay dahil bigla ang nawala ang mga tao sa Room 1013. Agad na nagtungo ang dalawang hunters sa kapitan ng mga gwardya ng 13 prinsipe na si Virgie. Narinig ni Biscuit na pinapaliwanag ng lalaki kay Reyna Sivanti ang pagpigil kay Bileranti na bumalik sa silid nila Kurapika upang matuto ng Nen. Kung ating matatandaan, sa unang araw ng pagtuturo ni Kurapika sa mga representante ng bawat prinsipe, namatay si Barigen, ang isa sa mga gwardyang naglilingkod kay Reyna Sivanti. Kaya, may punto talaga si Virgie na huwag nang pabalikin ang isa pa nilang representante na si Bileranti. Dahil sa suhestyon ng gwardya, nagsalita si Hanzo sa pagkasabi na meron silang naisip na ideya. At ito ay ang pagtuturo nila ni Biscuit ng Nen sa lahat ng mga gwardya ng 13 prinsipe. Inalmahan ito ni Virgie at pinagdudahan ang katotohanan ng Nen. Upang mapaniwala ang gwardya, ipinakita ni Biscuit ang tunay niyang anyo dito. Aksyong ikinagulat ni Virgie. Sinabi ng babaeng hunter na tuturuan niya sila ng paggamit ng kapangyarihan. Hindi man kasing bilis ng estilo ni Kurapika, pero nakakasigurado siyang lalakas ang lahat sa pamamagitan ng Nen sa loob ng isang buwan niyang paggabay. Nanlaki ang mga mata ni Virgie. Ngayon lang siya nakakita ng taong kasing kisig ni Biscuit at humanga ang gwardya sa kagandahan ng pangangatawan ng babae. Tinanong ni Biscuit si Virgie kung sino sa kanila ang tuturuan niya ng Nen. Katanungang hindi pinalampas ni Virgie. Kaya, voluntaryo niyang isinali ang kanyang sarili para matuto sa babaeng hunter sa paggamit ng kapangyarihan. Mukhang may tinamaan kay Biscuit ah. Ngayong napapaniwala na ng dalawang hunter si Virgie sa katotohanan ng Nen, inutusan nila si Bileranti na lumabas ng Room 1013 upang makumpirma kung totoo nga ba ang sinasabi ni Kurapika na nawawala ang silid na kinalalagyan nila. Lumabas si Bileranti sa kwarto at mula dito, kanyang nasaksihan nga ang paglalaho ng lahat ng tao sa silid. Sinubukan ni Bileranti bumalik sa kwarto, subalit sa pagpasok niya sa kanyang braso, naglalaho lamang ang bahagi ng kanyang kamay na animoy na pupunta sa ibang dimensyon. Nakikita at naririnig ng lahat ng nasa loob ng Room 1013 si Bileranti. Subalit, hindi sila naririnig at nakikita ng gwardya. Dahil hindi makabalik ang lalaki sa loob ng orihinal na silid, nagpaalam ito sa kanila na pupunta na siya sa kwarto nila Kurapika upang dumalo sa pagtuturo nito ng Nen. Umalis si Bileranti nang hindi nakakasigurado kung makakabalik pa siya sa Room 1013. Matapos masaksihan ng misteryosong pangyayari, inanunsyo na ni Biscuit sa lahat ng mga tagapagsilbi ni Prince Mariam ang pagsisimula ng kanyang pagtuturo sa paggamit ng Nen. Good luck sa kanila. Sana hindi nila maranasan ng 3,000 push-ups ni Biscuit. Mula sa 13 prinsipe, lumipat ang eksena sa 11 anak ng hari na si Fugetsu. Mangiyak-ngiyak ang bata habang hinihiling ang paglabas muli ng pintuan na kanyang ginamit para makapunta sa silid ni Kacho. Subalit, sa di malamang dahilan, hindi ito nagpakita muli sa kanya. Hindi ako masyadong sigurado dito pero sa tingin ko, ang Nenbis talaga ni Kacho ay ang pintuan na yon. Kung tama ito, ang 11 prinsipe pa lamang ang may Nenbis na hindi mukhang organismo o halimaw. Sunod sa silid na ipinakita sa kabanatang ito ay ang kwarto ng 9 na anak na si Halkenberg. Inutusan ng prinsipe ang kanyang mga tagapagsilbing manahimik upang ipanalangin si Momose, ang kapatid niyang napaslang sa succession contest. Ginawa ito ng lahat ng tao sa silid maliban sa isa. At ito ay si Shikaku, ang sundalong ipinadala ni Prince Benjamin sa kwarto. Bilang si Shikaku ay may kakayahang gumamit ng Nen, nakikita ng kanyang dalawang mata ang pagbugso ng labis-labis na aura ni Halkenberg at ng kanyang mga tagapagsilbi. Ang naguumapaw na Nen na ito ay naging posible dahil sa Guardian Spirit Beast ni Halkenberg. May kapangyarihan ng mabalihibong Nen Beast
napalakasin ang lahat ng gwardyang merong simbolo ng pluma sa kamay. Ang markang ito ay nagpapatunay na tapat sila kay Hulkenberg. Habang dumadami ang taong may marka na pumapalibot kay Hulkenberg, lalong lumalakas ang nena ng bawat isa sa kanila. Higit pa dito, kapag nagsama-sama sila sa pagpalibot kay Hulkenberg, nakakalikha sila ng level ng aura na humihigit sa aura na ginagamit sa mga pinakamalalakas na nena abilities. Sa madaling salita, kung bihasan ni si Hulkenberg sa paggamit ng nen, kayang-kaya na nilang burahin ang buong hukbo nila Benjamin gamit ang lakas ng aura na tinataglay nila. Napagtanto ni Shikaku ang malaking banta na meron ang prinsipe, kaya pinagbalakan niya itong patayin sa oras na iyon. Subalit, nakatitig sa kanya ang guardian spirit beast ng prinsipe at sigurado ang sundalo na aatakihin siya nito bago pa man siya makalapit kay Hulkenberg. Sa pamamagitan ng earpiece, tinanong ni Benjamin kung ang aura ba na nararamdaman nila ay nagmumula kay Hulkenberg. Kinumpirma ito ni Shikaku. Napaisip si Benjamin sa sitwasyon ng succession contest. Hindi niya alam kung saan siya mababahala, kung sa assassin ba na nasa silid nila Wobble, kung sa walang kapantay na lakas ba ng grupo nila Hulkenberg, o kung sa mortal niyang kaaway na si Chernik. Pinayuhan si Nibal sa Milko na maghintay sapagkat maaaring magkamali ang mga prinsipeng kanyang nabanggit at matulad sa sinapit ni Camila na pwede na nilang patayin anumang oras sa kulungan. Pagkatapos ipanalangin ang kaluluwa ni Momoze, naglakad palabas ng silid si Hulkenberg. Tinanong siya ng kanyang mga gwardiya kung saan siya magpupunta at umiiyak na sinabi ng prinsipe na magtutungo siya sa kanyang ama upang pakiusapan itong itigil ang succession contest. Dahil parang siya na ang pumaslang sa kanyang mga kapatid kung wala siyang gagawin para tulungan ang mga ito. Shoutout muna kanila! Franz Galiniro, Ned Banting, Jacob Uy, pati na rin kanila Mark Yape, J.R. Perez Jr., Dan Crystal L. Arca. Sa silid ng ika-anim na prinsipe na si Tyson, masayang tinipon ng babae ang kanyang mga matitipon ng gwardya para bigyan ng leksyon ukol sa kayang gawin ng pagmamahal at ukol sa mga turo ng kanyang libro, ang Book of Tyson. Nagpapalakpakan ng lahat, pati na rin sila Izunabi at Giuliano na nagtataka sa mga nenbis na nasa kanilang mga balikat. Tingnan nyo, pumapalakpak rin itong mga lintik na to. Ang mga maliliit na nenbis na ito ay nanggaling sa malaking guardian spirit beast na nakalutang sa silid. Pinakita sa kabanatang ito na ang hugis pusong halimaw na ito ay isang emitter na may kakayahang magpalabas ng mga munting nenbist na pumupunta sa mga taong nakatanggap ng Book of Tyson. Ang mga maliliit na nenbist na ito ay nangongolekta ng aura sa mga taong kanilang dinadapuan, kapalit ng pagbibigay nila ng kasiyahan sa mga taong ito. Ang dami ng kasiyahang natatanggap ng isang tao ay nakadepende sa lalim ng pagkakaintindi nila sa mga turo ng Book of Tyson. Mas magiging masaya sila sa buhay kung binasa nila ng mabuti ang libro. Subalit, sa oras na hindi nila sundin ang mga batas na tinuturo ng libro, makakatanggap ang taong nagkasala ng isang napakabigat na kaparusahan. Bukod sa abilidad ng nenbis ni Tyson, ipinasilip rin sa kabanatang ito ang kakayahan ng iba pang mga guardian spirit beast ng mga prinsipe. Kagaya ng abilidad na meron ang nenbis ng ikapitong prinsipe na si Luzurus, ito ang nilalang na may wangis ng insekto. Isa itong conjurer na may kakayahang makalikha ng mga patibong na nakadepende sa kagustuhan ng kanyang target. Sa oras na kumagat ng kanilang kalaban sa patibong, papaganahin ng nenbis ang isa pa niyang nakatagong abilidad. Sunod na ipinakita ay ang ikalimang prinsipe na si Tobepa. Ang kanyang nenbis ay may hitsura ng hunyango. Isa itong transmuter na nagagawang baguhin ang katangian ng aura para maging iba't ibang kemikal o droga. Para magawa ito, kinakailangan ng nenbist ang isang research partner. Ang huli pero masasabi kong nagtataglay ng napakagandang nenbist ay si Camila. May ahalin tulad ko ito sa mga sea anemone sa karagatan. Ang guardian spirit beast nito ay isang manipulator na may kakayahang kontrolin ang pag-iisip ng mga taong sumunod sa mga kondisyon ng abilidad ng nilalang. Sa ngayon, ito pa lamang ang impormasyong ibinagay ng kwento ukol sa mga nenbis ng prinsipeng nabanggit. Pero, nakakasigurado ako na mas makikita pa natin kung gaano kalakas ang bawat isa sa kanila sa mga susunod na kabanata.
Ito po ang aking paliwanag sa 36 na kabanata ng Dark Continent Arc. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto niyo rin naman ang iba pang kwento ng anime, i-search niyo lamang ang JTB sa inyong mga social media accounts kagaya ng YouTube at Facebook. Maraming maraming salamat po. Ako po si JE, hanggang sa muli!